Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung pinakamainit na naman, mga kaldab. Nakakalungkot lang po dahil, kumbaga, katatapos nga lang po ng issue kay Alden ng itong sobrang bait na Christopher Mina to. Panay banat kay Alden Richards, panay, kumbaga, panay tira. Ngayong natapos naman po, ito naman po, mga kaldab, ang sumusunod. Pinalalanda ka na nga po raw na kailan daw po maglaladlad si Alden Richards. Kailan daw po siya aamin na isa nga po siyang bading, mga kaldab. Di po ba, hindi daw po katulad ni Michelle na nagladlad na. Ito, mga kaldab, medyo masakit po, di po ba, kasi ginagamit po yung pangalan ni Alden Richards para magladlad. Although sabihin natin kay Michelle D, ako, mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na masakit, lalo na nga po kapag alam po natin na masyado nang tinitira po sa social media si Alden. Pero bago tayo tumuloy sa updates na to, mga kaaldab, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Alam nyo po ba, mga ka-Aldab, na nakakatuwa yung mga ganitong bagay? Nakakatuwa dahil, kumbaga, lalong tumitibay po ang paninindigan ng Aldab Nation. Ibig kong sabihin, o pinupunto ko, mga ka-Aldab, nagiging matatag po kami ng dahil po sa kanila. Lalo po kaming lumalakas dahil po sa kanila. Kaya lang, syempre, may mga bagay-bagay po na masakit isipin na hindi po nila tinatantanan. Yun ang punto ko, na hanggang sa, kumbaga, ewan ko, mga ka-Aldab, kung ito bang taong to, pakawala lang po ni Christopher Min, dahil hindi nga po sila nagtagumpay sa issue na pababagsakin si Alden, papapalitan si Mama Ten, si Liza, etc. etc. Hindi nila ina-expect na hindi, kumbaga, ina-expect nila puputok yung issue eh. Ang ina-expect nila magte-trending, pagpipiestahan sila. Parang ganun po kasi yung nakikita ko, mga kaldab. Ito kumbaga, opinion ko lang ha. Kumbaga, para lang po klaro, kumbaga, kasi sinasabi ko nga po sa inyo to para 101% updated lang po tayo. Ang dami po kasi ngayon kumakalat, ang dami po kasi ngayon nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Hindi mo naman po malalaman kung totoo nga po ba yung mga pinag nakukuha nilang source, di po ba? Madali lang naman po magsalita, magkomento gaya ni Christopher Min, di po ba? Tatawa-tawa lang ako. Kukuha lang po tayo ng alalay, di po ba, dalawang julalay, di po ba, tapos ganito yung gagawin mo. Madali lang, lahat naman po ng pwedeng sabihin, po pwede mo. Depende na lang po kung saan ka kumukuha ng info. Di po ba, wala naman pong katotohanan lahat ng mga ginagawaan po nila. Ito, ire-remind ko lang po ha. Lahat po ng mga nagko-komento po sa akin, true-blooded Aldab Nation na pabor sa akin, kasi magkakasama po kami. Alam po namin yung unang galawan po ni na Alden at ni Mengay, kung bakit po kami kinilig, kung bakit po nasabi namin na talagang sila na ang nakatadhana, destiny, dahil nga po noong 2010, kumbaga, nagkita na pala po si na Alden at si Mengay. 2015, muli na naman po talaga silang dumating na masasabi natin itinakda ng tadhana. Sabi nga po, destiny, di po ba? Kaya nga po, patuloy pa rin po kaming naging masaya hanggang sa dumating po yung point na ang daming legit dabber cards ang magpapatunay. Ang daming legit dabber cards na magsasabi kung ano nga po ba talaga yung relasyon ng dalawa. Totoo naman po, mga kaldab, eh. Kaya nga po pag sinasabi kong nagmamarunong lang po itong si Christopher Min, wala po itong alam. Marami nagre-react, marami nagko-komento. Matagal ng newscaster yan eh. Matagal na nagbibigay ng showbiz, ano yan, showbiz update. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin, Mr. Destiny, na baguhan lang yan. Oo, nandun na po tayo. Nire-respeto ko po
at ginagalang yung mga sinasabi nila. Na totoo naman po, pagdating nga po talaga sa showbiz, matagal na po talaga si Christopher May. No doubt naman po tayo dyan. Kaya lang, hindi po siya totally nakapokus lang sa Aldab Nation. Yun po yung sinasabi ko, yun po yung, kumbaga, pinapaliwanag ko. Hindi po katulad ko na kahit sabihin mo lang 6 years, 7 years, ang attention ko nakatutok lang po kay Alden at kay Maine. Kita nyo naman po sa 3,000 plus na video natin, bukod pa yan sa second YouTube channel natin, kung pagko-combine mo, talagang napakarami. Di po ba? Lahat po yun Aldab. Kaya mas marami po tayong alam kesa po sa kanya. Pagdating sa Aldab, yun lang naman po. Hindi ko naman po sinasabi na ganito, kumbaga hindi siya marunong, etc. etc. Di po ba? Wala naman po tayo sinasabi ng ganyan. Sa akin lang po, pinapaliwanag ko lang po, pinapakita ko lang po para kumbaga klaro. Di po ba? Gaya nga po ngayon ang paninira kay Alden, walang tigil, sunod-sunod. Di po ba? Pagkatapos ng issue kay Christopher Min, eto naman po, bakla issue na naman. Although wala tayong problema sa mga LGBT community, ha, sa tomboy, di po ba? Kaya kay Michelle D, wala pong problema dyan. Wala po tayong, kumbaga sa maalam naman po natin, karamihan nga po ng LGBT community, talagang tumutulong, di po ba? Walang masama po. Although sabihin nyo na, Mr. Destiny, ganito ganyan, di po. Kumbaga, kaya lang syempre, alam naman po natin na may asawa na nga po si Richard Fulkerson. Kaya imposible naman po, di po ba? Kaya lang, kumbaga paulit-ulit na lang paulit-ulit na lang yung issue na yan. Although, marami nagre-react. Pinapansin mo kasi, Mr. Destiny, kumbaga dapat hindi mo na yan pinupuna. Dapat hinahayaan mo na. Sabi ko nga po sa inyo, depende pa rin ito kung ano yung sasabihin nila. Depende pa rin po ito kung ano yung magiging komento po nila. Ang sa akin lang po, kung ano lang yung trending, kung ano lang yung latest, yan lang naman po yung ibibigay ko po sa inyo. Di po ba? Ganun lang naman po kasimple. Siyempre, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya po tayong reaksyon. Ang sa akin lang, gusto ko po updated po kayo. Ano man po yung mga nababalitaan, nakikita po ninyo, napapanood ninyo, chill lang po kayo. Yan lang naman po yung importante. Maging updated po kayo pagdating po sa social media. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.